awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Lord. Magdiwang tayo sa ating dibosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, marami sa atin dito ay mga deboto din ni San Roque. Kapistahan po ni San Roque ngayon. Magdiwang tayo na meron tayong tagapamagitan upang tayo'y magtamo ng kagalingan. Hindi lamang ng katawan, kundi ng kaluluwa. Tayo po ay humingi ng tawad naman sa Diyos upang ang ating pag-aalay ng misang ito ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin yung ay huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtaluntun namin sa kanyang pinagdaanan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon ng kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Heteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin.
wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakitang ikaw kung ikaw ay ganap ng dalaga. At ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tenga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo ay pinong lino, piling seda at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo ay iyari sa pinakamainam na harina. Pulot-pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palambuting iganayak ko sa iyo. Ngunit, naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pa't nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinangkin sa lahat ng makita mo? Gayon din, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon, ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba. Sapagkat ang puhon ng lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan.
Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo na po ang lahat. Salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may mga Pariseong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan na lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa man ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang nila sila na may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang anak, kanyang asawa ng kasulatan sa pagkahiwalay bago hiwalayan yon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula, kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, di man sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng iniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung gayon po ang kalagay ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi yun lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit
may mga lalaking hindi nakakapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawa ng ibang tao, ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa ikatuunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Poong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam po ninyo, napakaganda ng unang pagbasa ngayong araw na ito. Ang sinasabi ng Diyos kung paano niyang minahal ang kanyang bayang Israel. At ito ay talagang inalagaan at pinalaki at pinaganda. Ngunit ang bayang ito na kanyang pinaganda ay ginamit ang kagandang bigay ng Diyos at ang lahat ng mga palamuti upang pagtaksilan ang Diyos. Sana naman huwag ninyong isipin, bayan lang ng Israel ang ganyan. Tayo rin, hindi po ba kung tutuusin, isipin ninyo kung gaano karaming biyayang kaloob sa inyo ng Panginoon. At sa kabila nito, kay dalas, nagkakasala tayo sa Panginoon at tinatalikdan natin siya. Ginagamit ang bigay ng Panginoon para siya ilapastanganin. Kaya nga po, napakagandang pagbigyan ito ng ating pag-iisip. Ngunit, napakaganda rin po ng Ebanghelyo. Nakalagay sa labas ng ating simbahan dito, no to divorce. Ngunit, ngayon dito sa ating bayan, may mga taong nagpipilit na isabatas ang diborsyo na tinatanggihan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ang tao. Ngunit dahil sa piyesta po ngayon ni San Roque, ewan ko kung matatawa kayo, ang aking pong humilya ngayon ay tungkol sa aso ni San Roque. Sabihin ninyo, ano naman ito si Bishop Bacani? Tungkol sa aso na naman ang homily. Pero alam nyo, nung ako'y bata, akala ko, bakit may aso? Sabi ko sa akin sarili, kaya may aso, hinimod niya ang sugat ni San Roque. Kaya pala si San Roque namatay, rabies ang ikinamatay. Ngunit hindi pala po yun ang dahilan kung bakit may aso sa kanyang paanan at may lisyon para sa atin. Ano po yung lisyon na yun? Alam ninyo si San Roque, talagang may kayang tao yan. Ngunit ang kanyang kayamanan ay ginamit sa pagtulong sa mga may hirap, lalo na po sa mga may sakit. Bandang uli, siya naghirap. At siya naman ay namuhay bilang isang ermitanyo. At alam nyo, ang nakatutuwa ay ito. Ayon sa storya, kanya pala merong aso. Yung asong yon ang naghahatid ng tinapay sa kanya para hindi siya magutom. Yan po ang Diyos. Basta ikaw ay naging mabuti. Basta ikaw ay nagmagandang loob sa iyong kapwa-tao. Hindi ka pababayaan. Ang aso ni San Roque ang ginamit ng Panginoon upang siya'y mabuhay at hindi magutom. Kahit na ibinigay niya ng pera niya para sa ikabubuti ng kapwa-tao.
Ganyan ang Diyos. Wika nga namin sa El Shaddai, magbigay ka at ikaw'y bibigyan. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen? Yan po ang istorya ng aso ni San Roque. Istorya ng pagkalinga ng Diyos sa mga nagmamagandang loob sa kanilang kapwa-tao. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, dahil tayo'y mahal ng Diyos, huwag tayo mag-alinlangan na siya'y lapitan at sabihin natin, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway, tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ang iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas na mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumaon nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy yung gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong kapananahan sa aming buhay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming inaalay, aming hiwalay.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-aing inianda ngayong si San Roque ginugunita. Pagkaloban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagin ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang aming mga banal ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ni ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Amen.
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalatay ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. Sumayin rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ang siyang
sa krus mo ay pinapuri ang sanang sukat ng mundo. Pag-ibig mo'y nagbubuklog sa misa mo'y Patalastas, ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga naghahanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami paging dapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.